Brandon fell asleep. Nasa kanyang mga bisig ako habang tulog siya at dilat naman ako. Dininig ko ang paghinga niya at alam kong malalim ang kanyang tulog dahil sa kanyang kalmanting paghinga. Dahan-dahan akong gumalaw sa bisig niya. Hindi siya dumilat o gumalaw man lang sa ginawa ko. Kumawala ako sa kanya. Dahan-dahan at todo ingat. My dress was ruined last night. Nasa labas iyon ng kwarto niya, particularly sa sala. Hinalughog ko ang kanyang closet at nakahanap ako ng puting long sleeve polo na tama lang para magmukhang dress sa akin. Sinuot ko iyon habang tinitingnan siyang mahimbing pa rin na natutulog sa kanyang kama. Nilingon ko ang laptop at agad pinuntahan. Binuksan ko iyon. Kabadong-kabado ako habang hinihintay itong umilaw at magpakita ng paghingi ng password. Ginalaw ko ito para hindi direkta ang sinag kay Brandon at nang sa ganon ay hindi ko siya magising. Nang nanghingi ng password ay nilagay ko ang nalalaman ko at tinanggap kaagad ito. Nilingon kong muli si Brandon hanggang sa nagpakita ang buong screen nito. Agad kong binuksan ang browser sa Facebook. Pagkatapos ay tinignan ko rin ang mga softwares at nakita ko ang mga profile doon ng mga empleyado. Nalaman ko na marami silang kumpanya. They are investors of so many companies in the Philippines and abroad. Sa kumpanya ng mga Del Fierro, sa isang security agency, sa isang construction firm, ngunit nang ibabaw doon ang mga hotels na pag-aari o di kaya'y saan sila imbestor. Sa bawat software, kung nasaan ang mga profiles ng empleyado, ay tinapa ko ang pangalang Ariel. Ilang profile lang nakita ko at sa picture nila ay hindi tumugma. Ariel Minis, Ariel Molina, Ariel Xipida. Marami akong nakita. Sa bawat isang minuto ay nilingon ko si Brandon. Bawat minutong natatagalan ako sa paghahanap ay kabadong-kabado ako. Binalik ko sa browser ang screen. Halos lumundag ako nang nakitang nakalagin na ang Facebook ni Brandon. Agad kong kinipa ang Ariel sa kanyang search box. Ariel Zalia Garcia. Mukha ni Ariel na naka-aviators ang naroon. Pigil ang hininga ko nang niklik ko ang kanyang pangalan para tingnan kung anong meron. Ariel Zalia Garcia. Kitang-kita ko ang kanyang mga status sa Facebook. Unang picture pa lang na nagpakita ay likod ni Daddy ang mayroon. Parang sasabog na ang puso ko sa kaba. Pinalaki ko ang picture at nakita ko ang caption niya. Spending time with him again. I love you, Daddy. Nalaglag ang pangako. Tulala ako habang tinitingnang mabuti ang likod ni Daddy sa kanyang kulay abong suit. Si Ariel naman ay nakangisi at nagsiselfie kasama ang likod niya. Ilang comments ang naroon ngunit matagal ko pa iyong naiklik dahil sa pagkakatulala ko. Daddy, she's calling my dad, Daddy. I'm happy for you, Ariel. You deserve the world, babe. You two look alike. Those were some of the remarkable comments. No, Daddy, she's his daughter. She's my father's daughter. No, no way. There must be a mistake. Siguro ay kapareho lang ng lalaking ito ang katawan at panamit ni Daddy. I browsed more photos and after seeing two photos with her mini pincher, I saw yet again another post with her Daddy. Only this time, it was a better view. My father Guillermo Pascual sitting in front of the same Italian food and the flower vase on the table in an expensive restaurant with his croque smile. My blood started boiling. This is my father. Si Daddy ito. There is no mistaking it. How I wished may kapatid siya o dupliganger siya pero wala. That smile
expression, those eyes, thought, and I chose that necktie of his. Ako ang bumili niyan noong nasa Cebu pa kami. That was my favorite tie of him. Nag-init ang gilid ng aking mga mata. Binasa ko ang mga komento sa ibaba. Ang gwapo pala ng daddy mo, Ariel. You both have the same eyes. Nagmana ka sa daddy mo, Ariel. Humikbi ako. Ilang beses akong nasabihan na mana ako kay daddy. Ilang beses akong nasabihan na mana ang mga kapatid ko sa kanya. And now, here, I am reading the same comments to another girl. I know this man. He handled my dad's case last year. Attorney Guillermo Pascual. Ariel, yep, that's my dad. Parang talo ng pagbuhos ng luha ko. Hindi ko mapigilan. Maging ang hikbi ko ay hindi ko mapigilan. Ariel is dad's daughter. How and why? I didn't know. Kaya pala binibigay niya lahat ng kapritso ni Ariel. Kaya pala hindi niya ako magawang maharap. Ito ba yun, dad? Ito ba ang dahilan? You're fond of her, not of me. Kaya ba hindi mo mabalikan si mami dahil nalilibang ka na sa anak mo? Oh God, may anak si daddy sa labas. Or wait, siya ba ang sa labas o pangalawang pamilya lang kami ni mami? Humagulgul ako. Hindi ko na magawang tingnan pa ang mga sumunod na pictures. Hindi ko na yata kaya. Imbis na tingnan pa ang pictures, ay pinundot ko ang message sa profile ni Ariel para sana mag-iwan ng mensahe sa kanya. But then, I saw her past conversation with Brandon. Nanlaki ang mata ko. The last was Ariel's big. Where are you? I scrolled up to see more. And then, I've seen it. I've seen it all. Brandon, I'm happy for you. You finally met him. Was he a good man? Ariel, yes, a really good man. Gusto niyang umuwi sa kanila, but of course, I won't let him. Ilang taon din ang sinayang niya sa aming dalawa. Ngayon pa niya ako iiwan? No, not my dad. Real dad at that. Brandon, what about his family? Don't you care about them? Ariel, I don't. Why are you asking me that? Tinatanong pa ba yan, Brandon? Of all people, ikaw pa ang magkakait sa akin sa kaligayahan ko with my dad. You're so cruel. Akala ko pa ay lahat para sa akin ay ayos sa'yo. Brandon, of course. Then, if you want him to be with you, make him stay. Punyal ang tumama sa aking puso. Sa sobrang sakit ay hindi ko na magawang huminga. Brandon's advice was to make my father stay while my mother's in bed, waiting. At ako, halos mabaliw sa paghihisterya. Ariel, may anak siya, Aurora Veronica Pascual. I hate that she has his name, you know. I've seen her. I don't like her. She's a model. Kilala mo, Brandon. Aurora Pascual, I know her. She's working in our hotel sa Highlands. He know who I was. Ariel, what? Coincidence ba yan? Why would she work there? Wait, Ariel, what? Brandon, yes, siguro ay coincidence lang. Ariel, no, leave her alone. I don't think that's a coincidence, Brandon. Brandon, it might be. Ariel, is she an applicant? A new employee? Brandon, she's a new employee. Ariel, fire her immediately. I don't know why that girl is there, but I'm sure she's going to see Joshua. Ariel, o baka naman may alam siya sa connection nating dalawa. She wants to get to me, so she'll work for you. Brandon, I don't think so, Ariel. Nakapirma na siya ng contract. I don't think my mom would be happy if I fire her. She's hired as a manager. Ariel, what?
Just fire her, Brandon. Fire her immediately. Brandon, you have nothing to worry about me. Parang hindi mo ako kilala. I don't just fall for traps easily. Ariel, kahit na, what if palitin kanyang sabihin ng tungkol sa lahat-lahat? Ayaw kong mawala si Daddy sa akin, Brandon. This is my happiness, and I thought you care of me. I thought gusto mo akong sumaya. Brandon, of course, I care for you more than anyone else. You know that. Ariel, mawawala si Daddy sa akin pag nalaman ng babaeng iyon. Uuwi siya sa kanila. Baka hindi ko na ulit siya makita. Brandon, I will never let that happen. You deserve to be with your dad. I will do everything to make you happy. Hindi ko sasabihin sa kanya kahit anong mangyari. Trust me, Ariel. I care for you, and no girl can ever make me bend when it comes to you. Namuo ang maiinit na luha sa gilid ng aking mga mata. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig sa lahat ng nabasa ko. So, Brandon's effect? The reason why he wouldn't tell me things about Ariel is this. At isa pa, alam niya ang tungkol sa daddy ko. Pinagkait niya ang daddy ko sa akin. Mas pinili niyang maging masaya si Ariel, kaya hindi niya binanggit sa akin ang tungkol rito. Bago ko iyon mabasa papababa, ay umalirto ito sa isang mensahe. It was from Mariel. Nakita niyang online si Brandon. Nanlaki ang mata ko at pansamantalang tumigil ang luha. Ariel, still online? What's up? Tinitigan ko iyong kulay yellow-green na bilog sa gilid ng pangalan ni Ariel. Bago pa ako makapag-isip, ay tumipa na ako ng mga salita. Brandon, where are you? Mabilis na nakapag-reply si Ariel. Ariel, oh, you're in Manila na? Nasa kondo ko. Brandon, let's meet tomorrow. Ariel, sure, pwedeng sa Greenbelt lang. Can we have breakfast? I missed you. Sa Greenbelt na lang, para malapit lang sa kondo ko. Binigay ko ang lokasyon na pagtatagpuan namin bukas. Pinunasan ko ang luha ko at nilingon si Brandon na mahimbing at payapa ang pagkakatulog. Sumingot ako at nagpunas ng luha gamit ang aking mga daliri. Lahat ng binuksan kong application ay sinarado ko na at maging ang laptop ay shutdown ko. Marubdob na pumintig ang puso ko habang kinuha ang itim na purse at tiningala ang orasan sa gilid ng kanyang kama. Madaling araw. Dahan-dahan akong dumiretso sa kanyang pintuan. That was all there is to it. Ang akala ko ay ako itong nangluloko sa kanya. Ako rin pala ay kanyang niloko. He would of course never think about my happiness because he cares for Ariel that much. Desperadang desperada akong tingnan para lang makuha ang impormasyong ganito. Hindi tumigil ang sakit. Naging manhid ako sa lamig na natamo sa bawat pag-ihip ng hangin habang papaalis sa kanyang bilya at pumara ng van para makadiretso sa aking dorm. Nililingon ako ng ibang pasahero na mukhang lasing o di kaya'y pagod na. Sa suot kong pulong long sleeve ni Brandon at paniguradong kalat na maskara dahil sa pag-iyak ay nakakatakot siguro ang mukha ko. My horrible father has a dirty secret and I refuse to admit it to myself. No, that girl is not my sister. Not the cruel evil. She can never be my sister. Siya ang dahilan kung bakit nagkakaganito kami ng pamilya ko. At si Brandon na inakala kong nagmamahal sa akin ay pinagbibigyan ng kapritso niya. Maybe Brandon's right. Hindi siya basta-bastang mapapaluhod ng kahit na sino. Lahat ng namutawi sa kanyang labi at ang kanyang pakikitungo sa akin ay pawang kasinungalingan. Para lang makuha ako ngayong gabi. Jace,
Bulong ko sa cellphone ko nang nakarating na ako sa kondo ko. Kakasikat pa lang yata ng araw. Hindi na ako magkanda o gaga sa paglalagay ng mga importanteng bagay sa aking Louis Vuitton. Nakaligo na ako at nakapagpalit na ng damit. All black and my aviators are ready. Isang pindot ko sa iPad ko ay kumpleto na ang pagbubok ko ng ticket pabalik sa Cebu. Ang aga mong tumawag. She said huskily. I'm sorry, nasa Manila ako. Sabi ko, what? Narinig ko ang pagkakataranta niya. Punta ka sa bahay? Akala ko ba sa Biyernes o sa Sabado pa ang rest day mo? Uuwi ako ng Cebu mamayang tanghali. Sabi ko, sasabihin ko ang lahat sa iyo mamaya pag nakauwi na ako. Please, don't tell dad or anyone kung ano yung mga naging plano ko. Will you? Natahimik siya. Sandali lang, anong nangyayari? You sound so serious. What happened? Please, just tell me na susundin mo, okay? Oh, okay, but hindi ko na siya pinatapos. Okay, thank you. I love you. Good morning. Aalis na ako. Sabi ko at agad na ibinaba ang cellphone. Dinampot ang bag, mga gadget at naganda para sa pag-alis.